Good morning po. Tayo ay magdadala ng tractor doon sa runoff. Ibibiyahin natin tong tractor na to. Magkagasuloy na muna. Okay na siguro pre na wala nang nakabuntot. Okay lang ba na wala nang nakabuntot? Nakabuntot. Hindi, tayo yung dalawa talaga eh. Pwede na siguro dahan-dahanin lang sa gilid. Lagay lang tayo ng gumagana kaya yung beam? Yung beam? Yung light? Ay wala, wala naman eh. Wala dito? Wala. Tawagan ko si Amo. Ito po yung dadalhin namin sa ano, dun sa runoff. Sinalian namin ng maigi para ano, saka standard dito yung Uy! Baligtad! Teka lang! Kuya! Nawala yung tali! Baligtad rin natin! Alisin mo yun. Ito, dali namin doon. Di namin alam kung saan yun eh. Dala kami ng mga pang fence. Kapal. Ulit. Apa ni? Kapal. Kapal. Apa ni? Okay, wait. Hey. Yun. Kailangan din may flashing light sa taas. Diyan mo lang. Diyan ka lang muna. Dito lang. Biyahe na po kami papuntang runoff. 27 minutes sa car. Di lang natin alam kung check time. Time check 8:33 ng umaga. Tingnan natin kung anong oras doon makakarating doon sa pagbabakasyon ng mga baka. Paring Henry ang ano, driver. Siya nakakaalam doon. 20 kilometers per hour doon, diba? Dito? 40? Sa road?
sa road, 40 at this point. Wala lang, 13. Ha? 13. Sa, dyan sa gear. Dapat yung mga nagsisilip rin sa ano? Sa highway. Ayan. Yung ano? Ba sabi diyan? Sakto lang ano? Kasi hindi daw dapat. Sakto lang. Malapit-lapit na. Time check. Oh. 9:20 na. Halos ano na, isang oras na tayong magbibiyahe. Hindi pa rin kasi mabilis itong tractor eh. 40 lang yung limit speed ng tractor dito sa New Zealand. Nagmo-moist kami dito. Dadaan tayo sa tulay. May tulay dito eh. Yung binahayan dati dito. Kasama yung nandito na farm? Pari yung pinaso natin dami. Hindi kasama dyan yung sa ano dito, sa apps?
Ha? Oh. Lapit-lapit mo pa doon, eh. Kasi hindi pa clear yung ano, truck. Ang dadaanan. Dito tayo sa Dairy Holdings Limited. Ito yung ano namin. Dito nagbabakasyon yung mga baka ng Dairy Holdings Farm. Lalakad ng baka yata nila. Mag-sign in muna tayo dito. Dito ta kami mag ano, magtatrabaho during winter season mula sa isang araw hanggang sa manganak yung ano, hanggang sa lumaki na yung mga tiyan ng mga ayun, lumaki yung tiyan, yung lumaki yung mga dede, saka may mga pangilan-ngilan na nanganganak, iuwi namin doon sa farm pag mga may nanganganak na. Pansamantala dito muna sila. Dito na muna sila. Kasi yung ano, yung grass namin pag winter hindi sila, hindi masyadong matubo. Kaya nililipat namin sa mga runoff. Kagaya nito, mga crops, powder beet o kaya yan, kale. Yan ang dinalagay na, ang pinapakain muna. Saka itong mga nakabalot na to, yan yung mga silage grass. Dito kami. Ito, mahirap yung trabaho. Nabaon, pinutol yung ano, yung fence, kaya kinain na ng damo. Kinain na ng damo. Pinubunot namin. Nandun sila, kabilang dulo. Natawa pa naman to. Tigas, kinain na ng damo. Buti walang ahas dito. Walang ahas sa New Zealand. Takot yata, malamigan eh. Pangit na yung ano, damo na to. Putol pa. Putol yung ano. Yung isa.
Kaya yan. Oh shit. That's good, Kyle, though, isn't it? Yeah. That's good, bud. So you wound it up. I'm not going to run it over in here. Oh, nice and straight, boss. Ito yung ginagawa namin dito. Busy. Naglalagay kami ng mga fence na yan. Oh. Tapos inaano namin yan. Sinasagasaan namin to para magkaroon ng away para sa fence. Yan. Para bukas pwede na pagdating ng mga baka dito. Pupunta dito yung mga baka namin. Dito sila kakain. Ito yung kale na tinatawag. Ayan. Okay. Ano na ang oras na? Hapon na. Kaninang umaga pa kami dito. Mag-alas 3 na ng hapon. Hindi pa kami tapos. Kasi nagsusort out kami ng mga kuryente ng bakod. Na maraming short. Yan ang service namin. Yan si Kuya Balin sa kanya. Si Paring Henry.